At ang panalangin natin, mga kapatid, ay sumaganang muli ang salita ng Diyos sapagkat pag ikaw ay empty sa salita ng Diyos, ay napakahirap mangyari yung masagana ka. We will understand what kasaganaan means later. Mag-pray muna tayo na sana po ay pumasok sa atin ang salita ng Panginoon ngayong umaga. Magsasaya tayo, huling linggo natin. Kaya magmamanifest ang lahat ng maririnig natin mula sa Diyos. So let's pray and concentrate and focus on Him while we are praying. Stop thinking about yesterday. Alam ko, tulala kayo sa nagastos nyo, pero pag ngayong oras na to, ito lang oras na to, mag-concentrate ka kay Lord, mag-focus ka, babalik agad yun. Pakabilis. Alam mo, tuwing nagpapakawala ang mga lingkod ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, tuwing magpapakawala yan, ang pagbabalik niyan, labis-labis. Kaya stop thinking about how much you spend and how much you're gonna spend again on New Year. Just think about the Lord who gives you the power to get wealth. Amen? Let's pray. Panginoon, nagpapasalamat kaming muli sapagkat napakabuti mo sa amin. We remember never at one time you abandoned us. Never at one time you never paid what we spent. Never at one time run away from us. So we pray that all the more we receive your word, ay lalo po kaming pinasasagana mo. Lalo mo kaming binibigyan ng wealth, binibigyan mo kami ng kagalakan. Sapagkat ang buhay namin ngayon ay hindi po nasasapat ang mundo at hindi na po kaya kaming i-accommodate ng mundo. Lalo na po yung mga anak mong hindi na makamundo. I know they are already irritated, pressured, because they can no longer tolerate the life in this world, especially those who are very faithful, loyal, and godly in their hearts. And so we pray that this message today ay mag-manifest sa aming mga buhay. Pagkat anuman ang harapin namin, pag kami sagana, kasama lagi ang kapayapaan at gagalakan. In Jesus' name, amen. Pwede naman tayo makaupo. I've been preaching for the whole 2 months na magkakadikit. From Isabela to Cagayan to Davao. And this is just one church. In Davao, we had like how many churches we have preached there. And in Cagayan also, Cagayan Valley. So from north to south, and I never stopped. Like, we had anniversaries here and there. And thank God for the supernatural strength. Kung di po ako masagana, baka bumigay na. Amen? Biro mo, bigay ka ng bigay. Eh, kung di ka masagana sa loob, wala ka ibibigay. Kasi ang pagbibigay po ay hindi lamang salapi. Hindi lamang pagkain, kundi ang pagbibigay ay maging sa salita ng Diyos. Maging sa pag-witness. Amen? So this morning, I'd like to preach a little bit of this theme natin patungkol po sa kasaganaan. God gave me this when we were in Davao. I think we're coming back from Davao. We're in the airplane and God told me, I saw that word really. Actually, I saw the word kasaganaan. Tagalog talaga. Usually, di ba, tayo po ay English, pero i-Englishin ko yung kasaganaan. Amen. Now, ang ganda yung verse ni Pastora Ruth because this is also my main verse. I'd like to read first Deuteronomy 28, verses 8 to 10. Ano yan, nak? NIV or what? New King James. Okay? So I will read. The Lord will command the blessings on you in your storehouses and in all to which you set your hand. And He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Tapos yung verse kanina, naintindihan natin. Masarap naman. Sinong nasasarapan sa salita na yan? Amen. At so, kasama po yung dito eh. Hindi nakasama to eh.
The Lord will establish you as His holy people. Sarap kaya ng established na buhay. Are you with me? Kaya tayo in-establish ni Lord eh. Kasi tayo'y sineperate eh. Mula sa buhay na makamundo, dinala tayo sa buhay na makadiyos. That is, holiness means you are separated from the world. You are no longer a citizen of the world, but you are under the kingdom of our God. Kaya po yung ganon. So dito po sa verse 9, the Lord will establish you as His holy people, as He promised you an oath. If you keep the command of the Lord, the commands of the Lord, your God, and will walk in obedience to Him. At tandaan na po natin, pag ang Panginoon nangako, biblically, sa hermeneutics, lagi po yan, may or else factor. Laging, verily, verily, I say unto you, if. There's always the word if. Or there's always kasunod lagi yung kanyang gusto mong gawin. Amen? Hindi yung gusto mong gawin. Amen? Lagi pong ganun. Kaya po maraming pinagpala, masagana, dahil naintindihan nila, hindi lang yung pangako, kundi nakuha agad nila yung if you walk in His command, if you walk in His ways. Yung kagad sila eh. Ako po, nung bago nagsisimula sa ministry, yun kagad yung nababasa ko, na-highlight sa akin eh. No? If you obey me, if you listen to me, if you walk in my ways, if you love your family, if you give, and all these ifs. Whenever God promises you something, there is always the ifs. Verse 10 says here, then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. Wow. Everybody, all the peoples of the earth. Amen? Will see, makikita nila na ikaw ay tinawag ng Panginoon. Tinawag ka ng pangalan ng Diyos at sila po ay magkakaroon ng takot sa'yo. Anong klaseng tao ka? Mga tao may takot sa'yo? Alam niyo yung tinatawag na fear of the Lord, na ikaw ay magiging kagalang-galang, parang mahirap pang bastos-bastosin, mahirap kang kantsaw-kantsawin. Hello? Mahirap pang liitin kahit ikay mahirap lang. That's the fear of the Lord. Amen? Sana nga po ganun eh. Pero maraming tao na, paano yung persecution, mami? Iba po yung persecution sa araw-araw na buhay na iba ang pagtingin sa'yo. Amen? Persecution only comes in a while, and it is all because of the gospel. When it comes to persecution, it is because of the gospel, it's not because of your life. Did you hear me? Yes? Hindi po dahilan sa buhay mo yung persecution. Dahilan niyang sa gospel na pinamumuhay mo. Praise God. And I will keep on this chapter of Deuteronomy 8:18. You shall remember the Lord your God, sinabi kanina ng ating pastora, for it is He. It's not your job. It's not people. It's not mommy. It's not your kapatid sa abroad. Oh, amen. It's not even your church. You know, I don't expect here so much. Even if I don't expect from my church, the church will give me. That is the wealth, meaning of wealth. Are you with me? Sometimes you are not expecting from somebody, but all of a sudden, they will come to you and give you something and they will promise you something. Sabi nga, expectation ng mga masasaganang tao ay nagmumula sa Diyos. It is He who gives you the power to get wealth, that He may confirm His covenant. Kasi po, He will confirm His covenant. Bakit? Hindi po siya sinungaling na Diyos. What He swore to your fathers as it is this day. Kaya sabi mo, noon yan, amen?
Pero ang sabi rito, as it is this day. Everybody say this day. This day. Amen? So para sa ating lahat yan. At ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. In Malachi chapter 3 verse 6, for I am the Lord and I change not. Amen? Amen? The Lord changes not. He doesn't change. Praise God. Praise God. Amen? So sabi ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Kaya hindi talaga siya magbabago as it was yesterday, as it is today. Because God can never lie. He will perform His promises. Buhay na masagana. Kaya alam niyo po ang sabi ni James 1:17, every good gift, grabe, good gift and every perfect gift. Sinong gusto ng perfect gift? Mami, wala namang perfect eh. Basta pag sinabi ni Lord na perfect, mape-perfect yan. Huwag naman natin kasi sabihin asawa. Talaga ang asawa, hindi agad na perfect, but it will, you know, it will lead on to perfection, of course. No wife, no husband is perfect. When you start, you know, start coming together, start living together, all the negatives and all the mistakes, ay makikita mo sa asawa mo, sa misis mo, sa husband mo. But when he says, God is perfect, amen? Mape-perfect yon pag ikaw ay sumusunod sa Diyos. Pag ikaw ay lumalakad sa kanyang katuwiran. Eh, kasi inuna natin binasa kagad yung if ni Lord, tandaan natin yon. Hindi, katulad ng ibang preacher, tinatanggal nila yung if eh, para lang nagkapera, you know. Tinatanggal nila yung mga if para walang sablay yung preaching nila at masaganang magbigay mga tao. May sa akin, hindi. Doon tayo sa if. Okay? Doon tayo sa if. Doon tayo sa in exchange to what He promised. God always promised something in exchange to what you should do. You know, perfection in God is what you do His assignment for your life. Even if you do good things, even if you're busy in other things, but if you are not doing your assignment exactly, specifically, a specific assignment from God, sasablay ang kasaganaan sa'yo. Kaya nga sabi namin lagi ni Bishop Ramos, ang kasaganaan, yung perfection ng Panginoon, pag tinupad mo yung assignment mo, hindi talaga yung kung ano yung gusto mong gawin, nagwawala ka sa labas, kung ano yung gusto mo, may sinasabi ang Diyos sa'yo. Maraming nabigo ang Diyos sa ganyan, kaya problema pagkatapos, di ba? Nag-asawa ng hindi kalooban ng Diyos, nag-business na hindi kalooban ng Diyos, ano pa, pumunta ron ng hindi kalooban ng Diyos. Because sometimes our eyes distracts our, you know, destiny. Our thinking of this world. Kung ang isip mo'y makamundo, ididistract niya ang destiny mo sa Diyos. Eh samantalang, yung destiny natin sa Panginoon, pag yun ang ni-strive natin para makuha, yun ang kasaganaan natin. Hello? Huwag tayong basta-basta ma-attract. Huwag tayong basta-basta maingganyo. Karamihan po sa mga na-lost ang businesses, na-lost sa business, na-lost sa trabaho, dahil sa inganyo. Doon ko na lang pumasok sa amin, madali lang trabaho doon. Eh, hindi mo assignment yun. Eh, gusto ng Panginoon, every good gift and every perfect gift comes from above. It doesn't come from your friend. It doesn't come from the challenges of people. It doesn't come from your boss. It don't come how much money you have in the bank. It don't come from there. It comes from above. It comes from God. Amen? So perfect siya. Perfect siya magbigay. Sometimes we thought mahirap, pero pagkatapos noon, perfect pala. Hallelujah! Palakpakan naman natin si Lord.
So tandaan natin na ang Diyos ay hindi nagbabago kahit kailan. Ito yung pangako niya sa atin. Listen to me. The Lord will send a blessing on your barns. Marami, barns. Marami ka dapat lalagyan. Tulad ng ginawa ng babae, sumunod lang siya. Sabi niya, sir, sabi niya kay Elisha, wala na kaming oil. Ito na lang talaga yung oil namin. When it comes to obedience, ha? Sabi naman ni Elisha, susunod ka ba sa lingkod ng Diyos? Amen? I know, that is only the oil left for your life. And after we consume this oil, me and my son is ready to die. Handa na kaming mamatay pag naubos tong oil. Sabi ni Elisha, si Elisha yun. Nagsasalita, si pastor. Are you with me? Di bale, pakain mo na sa akin yan. Sama, no? Parang sa atin. Sama naman ni pastor. Kakainin na lang namin, gusto pa makihati. Yeah, yun ang thinking ng mga worldly people. Kaya hindi sila sumasagana. Kakainin pa. Biro mo, ito na lang kami, di ba siya naawa? Dapat pag-pray niyan, dumami to. Pero the challenge is different. Ang challenge niya, hindi pakain mo muna sa akin yan. At wala na siyang mabibilhan kung ano man pagkain. There's nothing anywhere in that land during that day. Nowhere to buy any food. So that challenge is so, you know, when you think about it, it's so crazy, you know? Amen? Parang grabe. Dumating tong mga propetang to, bawat ginagalang namin siya. Di ba ganyan tayo, mga tao? Dumating si pastor, akalain mo, kainin pa yung aming pagkain, uli na? Totoo, hindi. Mag-iisip ka eh. Pero nung niluto niya, dahil sa pagsunod, everybody say obedience. Dahil sa pagsunod, mga anak, pinarami ng Diyos yung oil. Sabi niya, oy, kulang yung barn mo. Kaya ko po naisabi ito kasi yung barn, hindi barn lang eh. Barns, marami. Maraming barns, lalagyanan, marami. Kunin mo yung mga barns. Sabi niya, eto na lang po, meron kami. Parang tingin ng babae, sapat na to sa amin. Ay hindi, ayaw ni Lord ng sapat. Gusto, mamigay ka. Amen? Ayaw niya sapat-sapat lang. Kaya sabi niya, kumuha ka pa. Humingi ka dahil puro bakante na mga barns niyan. Puro purdoy na yung mga kapitbahay mo. Amen? May, kasi ito pang pandemyang ito susunod dito is economy, ano to eh, economy depression, economy sabi ito, sinasabi ko nga lagi. Kumuha siya ng barns. Sabi niyo yan, punuin mo yan, mapupuno yan, nag-pray siya, nagulat siya. O salin mo, mula dun sa nag-iisa niyang barn, sinalin niya na sinalin sa barn, hindi nauubos. O ano, sobra pa to kahit kaapu-apuhan niya. There is oil, you know. Oil noon, pag wala kang oil sa bahay, mahirap na mahirap ka lang. So sabi ni Elisha, sige, para pag napuno mo na yan, mamigay ka pa. Grabe. Sabihin nyo, grabe naman. Pero huwag tayo mag-iisip muna ng ito na lang. Yung thinking natin na parang walang-wala na nga. Alisin na natin yung tinatawag na poverty-minded kasi. Amen? Minsan, ipapamasahin mo na lang papunta church. Sobra naman. Ayaw mo pa. Sabihin mo kasi may bibili na ako. Sige ka. Sige. Sumigi ka. Wala namang babawal sa'yo eh. Kalang magtaka pag hindi ka napasagana ng Diyos. Alam niyo po yung mga taong hindi nabuhay sa kasaganaan. Ang mata nila ay laging nag-greed. These people are never contented with anything they have. Their eyes will always look unto others. Amen? And what they can get from others. Yung mga tao, meron naman, pero naghahangad pa. Nagbawal po ang Panginoon sa ganyan. Ang naghahangad ay mawawalan. Subalit ang hindi naghahangad ay lalong sasagana. Bakit po nagiging greedy ang tao?
Totoo po yun. The more you greed, the more you greed. The more you have everything, the more you greed. Pagka po tayo ay hindi marunong mag-share ng ating pong tinatangkilik. But anyway, nagchachapsoy na po ako. Anyway, ganito po yan. Sabi niya rito, the Lord your God will bless you in the land He is giving you. What is land? Puro squatter kami, Lord. Ako nakatira, hindi pa akin. Rights lang. The land speaks of yourself. The land speaks of your business. The land speaks of your job. He will bless you in the land He's gonna give you. Ano na naman ang if dyan, mami? May if dyan. Maraming tao, 6 na buwan pa lang sa trabaho, maalis na naman. Kaya sabi ko kanina, inganyo. They listen to wrong voices. Kaya sabi ng Panginoon, if you listen to me, if you walk in my ways, I will give you a perfect gift. And what is perfection in God? If you keep and you do specifically what He told you to do. Lord, napakahirap nitong trabaho ko. Eh, maghanap ako ng iba. Hirap ako dito eh. Sabi nyo rin, ang binigay ko sa'yo eh. Amen? Eh, kung magkisyaga ka dyan isang araw, hindi ka na lang yan ang trabaho mo, tataas ka na. O sa church na lang, ilan dito yung galing lang sa pautos-utos ngayon, mga manggagawa na. Ngayon eh, humahawak na ng mic. Amen po? Listen to me, ang wealth to sinasabi, kasaganaan, ang English nito ay wealth. Hindi po riches. Riches pwede kasi kulang tayo sa Tagalog. Ano? Kasaganaan dito, ang ibig ko ipahiwatig dito ay yung wealth. Wealth is different from riches. You can be rich today, but tomorrow you'll be poor. Amen? You can be prosperous or plentiful this week. But this coming month, you are poor. And it's different from wealth. Because wealth is where, from above, is where God, the view of your living is according to God's standard. Are you with me, church? At ang wealth, hindi po naubusan yan. Parang may balon yan. Amen? Dumating ang pagpapala. Makinig kayo mabuti kasi ito para sa inyo, 2022. Hindi po nauubusan ang pagpapala ang mga taong sagana. Sagana, ibig sabihin wealthy. Amen? They all, every time they need something, nandun na kagad. At ang kasagana ang sinasabi rito ay hindi lang nag-i-speak about material things. Amen? Literal things, but they are also not only materially equipped, but they are also spiritually equipped. Amen? Are you listening? Amen. Hindi lamang yun. Kaya kinakailangan ang maging buhay natin ngayon ay masagana talaga. Amen. Ang masagana, kahit talong lang yan. Hindi mo mababayaran yung ngiti niyan. Kahit inihaw lang na tilapia, o talong man lang yan, na may sausawang kare-kare. Oh, grabe. Bagoong nga, pero ginisa naman sa sangkatutak na baboy. Oh, grabe naman. Grabe naman. Amen? Eh, hindi mapapayaran ang tawa niyan. Kahit naharapan mo pa yan ng sangkatutak na lechon, busog na yan. Amen? Sangkatutak na baka o kung ano-ano pa. Eh, at saka isa pa, ang wealthy person is never na nainggit yan. Kasi he learned to be content. They never greed. They never, you know, envy others. Because their wealth comes from God. And even if they have this little amount, they're happy and you cannot make them jealous or envy at you. This is wealth. It's very different from rich. May mga taong ipagpapalit ng buhay nila, yumaman lang. May mga taong ipagpapalit si Lord. Kumita lang ng 400. So, hindi ka magkakaroon ng wealth. Lagi ka magiging greedy.
Lagi kang pag meron, ba't ako, Lord, wala? Ba't sila? Hindi, mas magaling naman ako. Bakit sila? Pero ako, ang galing-galing ko naman. Tapos tumanggap ka na, hindi ka pa marunong magpasalamat kasi kulang pa. Ayun yung mga poorest people, Christian people. I'm talking to Christians only. I'm sorry. I don't talk to the world, to the people of the world when it comes to sa kasaganaan. Amen po? Meron na, naghahangad pa. Right. Gusto ko mabuhay tayo ng masagana, mga kapatid. The land is you yourself, that wherever you go, the blessing will overtake you. Ano'y binigay ni Lord? The land is giving you. Ano'y binigay ni Lord sa'yo? Yung salvation, si Kristo, simbahan, pastor mo, kapatid mo sa Panginoon. Eh, palagay ko, sa spiritually equipped, yan ang pinakasagana eh. Pero ganun pa man, hinahabol ka pa rin ng pagpapala. Yung mga pinagpapalit ang Panginoon, habol ng habol sa pera, sa overtime, mahirap habulin ng pera pag wala ang Diyos. Bilis tumakbo yan, mga kapatid. Amen? Mahirap habulin yan. Lawit na hindi dila mo, hindi ka pa nagkakaroon ng gusto mo. Amen? Praise God. So this is wealth. We have to understand wealth. And when a person is established, amen, in the kingdom of God, he is a wealthy person. If a person or a believer walks in the command of God, walking in his ways ni Lord, hindi mo ways. Sabi mo, not my way. Sabi ng Panginoon, my thoughts are not your thoughts, neither my ways are your ways. For sabi niya, for I am higher than you. Marami sa atin, naghanap ng kasaganaan sa pamamaraan po nila. Simple lang ang Diyos eh. Amen, napakasimple lang ng Panginoon. Pumokus ka lang sa Lord. Huwag kang magbabago. Ito po yung mga instructions na iba. Pag ikaw ay dumating na yung season mo sa wealth, eh nandyan na nga eh, pero kulang pa yan. Sabi mo, kulang pa, Lord. Marami pang ibibigay ka. Hallelujah. Amen? So, these are the instructions. Number one, don't be arrogant if your season comes. Huwag po tayo mayabang pag medyo may kaya na. Ha? Iba kasi, nag-iiba na yung mga ngiti, nag-iiba na rin ang mga ugali, nagiging mayabang. Eh, alam mo, sinasabi ng Biblia, pag ika'y pinagpala na ng Panginoon, don't forget. Amen? Don't forget that others, isipin mo raw na yung iba are may mas mataas pa sa'yo. Don't think of yourself better than others because of your material wealth. This is an instruction to those. Are you ready to receive the wealth from God? Wealthy na nga kayo, pero may darating pang wealth kasi yung wealth na darating ay paglaban natin sa ekonomiya ngayong panahon ng 2022. Yung wealth na yan ay kayang sumagasa ng anumang peste, anumang kahirapan o anumang sumpa. Sasagasaan mo lang yan. Naintindihan niyo po ako? So number one instruction, kung hindi mo pa ito ginagawa, kaya hindi ka umaangat, don't be arrogant. Minsan tumanggap lang tayo ng 30,000 o 100,000, hindi ka na mahagilap. Iba na yung iniisip mo. Ngayon lang naman tayo, honey, mag-a-absent. Di ba? Ngayon lang naman tayo, hindi. O, ipadala na lang natin yung tithes. Hindi standard ni Lord yun eh. Alam nyo, napakasimple na yung standard ni Lord. Maliban between life and death. Ang sabi ng mama na kumausap sa kanya, Lord, I want to follow you.
Sabi niya, yes, you want to follow me, okay. But he, I saw, nakita niya, I saw, Jesus saw him that he is rich. Amen? He is a rich man. I would not say he is a wealthy man. Iba yung wealthy, no? Meron mga wealthy about the secular standards or the world standard, pero ang kapurduyan naman ng mga yun is yung damdamin, hindi sila okay ng asawa niya, ang anak niya lagi silang nagsasagutan, yun naman yung kapurduyan. Kasi ang sabi ng Panginoon, the blessing of the Lord makes us rich and no sorrow added. So the wealthy standard, the wealth standard of the world, because you can be wealthy by the world, but you are poor in the spirit. Do you understand me? You know, sometimes you're not okay with your wife or your husband, or sometimes you are not sweet, sometimes your children are not really, you don't have a good relationship with your family, and you don't have a good relationship in the church. You're always, mayaman ka na nga, you're already rich, but you're always envious, you're always jealous. Now that's the wealthy that you have coming from the world. When it comes to God's wealth, iba. Amen po? Amen. Kaya po, don't be arrogant if your season comes. Don't think of yourself better than others. Huwag ka namang magyabang kung meron ka na. Minsan eh, may mga naramdaman ako't nakita eh. Naging wealthy sila sa calling. Hindi ka na pinapansin. Naiilang na sa'yo. Parang hindi niya naalala. Remember where you come from. Wala, eh, hindi mo man lang naalala kung sino ka noon. Diba? Halos bihisan ka ng church. Halos wala lang. Kahit sa boss mo, huwag ka magyayabang. Kahit pa makamundo yung boss mo, pinagyaman ka na nga eh. Titirahin mo pa ng, hindi naman Kristiyano yan eh. Eh, doon galing ang trabaho mo. Alam nyo, minsan tayo napipintasan. Dahil yung sistema natin sa mga tao sa mundo, mali. Mga taong walang Diyos, paano magkaka-Diyos yun kung ikaw mismo arrogant sa Kanya? Paano makakamahahanga man lang sa Diyos? Alam nyo po, si Cornelius eh, nagkaroon lang siya ng takot sa Diyos at namimigay siya eh. Pinagpala na eh. Kaya hindi mo masasabi yung boss mo sa trabaho, huwag tayo mayabang kung kapantay mo na sila. Meron akong, marami nakasama na po si Mami at si Daddy. Meron kami nakasama na halos, ano na, wala man lang pag-alala na kami yung nag-ordain, kami yung umayos ng buhay niya. Wala, pag nakikita niya na kami, Sir, ganun nga, Sir na lang eh. Sabi ko, seryosohin ko kaya to. Sabihin ko kaya, hoy, sino ka ba, ha? Minsan ganun eh, no? Pagka world naglaban eh, sino ka ba? Eh, sa totoo po, may meron ko si Nermona na ganyan. Hindi na nagpakita, hindi na nag-hi ni ho, in-enjoy niya na yung calling niya, na kung wala yung calling niya na galing sa amin. Kasi minsan ito yung arrogant eh. Ginamit lang sila ng Diyos eh. Yun, sabihin ko lang sa'yo, saksakan ka ng yabang. Ginamit lang kami ng Diyos. Pasalamat ka, may ginamit ang Diyos sa'yo. Baka kung sa ibang tao, hindi niya gagamitin, wala ka. Amen po? Kaya nung sila'y nakipagkita sa akin, nagmano, etc. Sabi ko, ano, mayabang na kayo? Sabi ko, marahil kaya yung mabuhay. Opo, kaya naman natin mabuhay. Pag-uwi natin, mabuhay naman talaga tayo eh. Tama? Hindi man tayo talaga mauubusan eh. Amen? Eh, pero hindi yun ang standard ni Lord para sumagana ka. Maaring isang araw, para kang pulubi sa damdamin. Di ba maraming tao nagpakamatay, marami namang kayamanan? Di ba maraming tao dumating lang yung anxiety, takot na takot? Sabi, eh, hindi kaya ng doktor, hindi kaya ng mga physiologists, hindi kaya. Hindi kaya. Kaya ang Diyos lang talagang ultimate eh. Kaya pag dumating ang pagpapala sa atin, kahit man lang 10,000 yung dumating sa'yo, pakumbaba ka. E di lalo pag malaki na.
alalahanin mo lagi kung saan ka galing. Ay, yung iba, nung may kakayanan na, mahusay na, kaya na niya sa mga tao, hindi ka nalilingunin. Naiilang na sa'yo. Sabihin ko sa'yo, arrogant ka, mayabang ka. Yung pride, kinakain ka ng pride. Amen? Minsan sasabihin mo po, hindi man ako nagpapabaya eh. Andun pa rin naman ako sa gawain. Yung paggalang mo sa pinanggalingan mo, wala na eh. Hindi ka na nag-hihahay niho. Ilang na ilang ka na, kita mo. Yumabang si Eva eh. Isa rin sa pagbagsak ng Garden of Eden because of Adam and Eve, ay yumabang sila eh. Yumabang sa isip, hindi pa nga nadadaya ng kaaway, mayabang na eh. Kasi ito i-plenant nung kaaway, ito eh. Alam mo, magiging katulad ka ng Diyos. Alam mo, ikaw ay magiging kasing husay niya at makapangyarihan. Ayaw niya kasing maging ganun ka. Hello? O, yun kaagad yung hinangad. O, di ba? Nagsisimula pa lang yung iba, pag na-ordain ako, maniwala kayo sa akin, magtatayo ako ng katedral. Dadaigin ko yan sila mami. Pagka ako ay tinawag na ordain, ipapakita ko na lahat ng tao susunod sa akin. Mas marami kaysa sa kanila. O, wala. Purdoy ka. Sabi mo, purdoy. Mahirap ka pa sa daga. Hindi po pwede pag malaki yung pagkain, ha? Pagkain, sumusuko na kami. Ako, na natatatakot na sa pamilya ko sa kain. Tama na, tama. Hindi na. O, sa totoo lang po, kung material ang pag-uusapan. Sa totoo lang, lahat kayo dito, hindi mo nang alam sa may lalagay material mo eh. Tama! Hindi mo na alam kanino ibibigay, kanino bagay to, saan to, kaninong pastor to, sobra! Ang dami! Oh, amen! Pero pag dumating ang kayabangan, mga kapatid, pwede kang punuin ng Diyos sa barn mo, pero mahirap ka pa sa daga. Kasi hindi mababayaran yung emotion mo eh. Hindi mababayaran yung peace mo. Para kang laging parang may halala, andito siya. Parang ganoon, lagi kang natatakot, lagi kang, alam niyo po, ang isang masagana, may peaceful life siya kahit sinong kaharap niya. Kahit sinong kaharap niya. At sinasabi ng Biblia yun, bakit? They will fear you. Ang fear na yun na galing sa Diyos, igagalang ka, hahanapin ka pa, magtaka ka pag hindi ka nahinanap. Ayun na yun, simula na ng iyong pagbagsak. Kung ano man ang pinagmamalaki mong titulo, ano mang pinagmamalaki mong kahusayan mo, pag hindi ka na hinanap at hindi ka na mahalaga sa gusto niyang ipagawas, habang inaalipin ka ng church, inaalipin ka ng Diyos, masagana ka! Habang inuutusan ka, while you are in the church, while you are doing a lot of things in the church, do not complain because that means you are wealthy. You understand? Some other people, utubusan pa rin ako dyan, meron kasi kami manggagawa nun. Ano? Marunong ka nang mag-base. Mahusay ka na. Nangangaral ka pa kung saan mga Bible study. Ngayon, wala kaming bass guitarist. Ayaw mong umupo na. Sabi niya, marami ka naman utusan, mami. Graduate na ako dyan eh. Bah, pambihira. Wala, alam mo, pag masagana ka, wala kang tigil bumalik sa pinanggalingan mo. Ako po, abang nagpa-pioneer, malaki na ang church. Binabalikan ko pa yung mga children. Nagtuturo pa ako hanggang ngayon. Nagbibigay ako ng mga idea para sa children ministry. Hanggang ngayon, ay nagpapaalipin pa rin ako sa iglesia. Pag sinabi mo iglesia, kausap mo dyan ng Diyos. Kasi ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Siya pa rin yun. Amen? So don't be arrogant. Sabi mo sa yung katabi, wala tayong ipagmamalaki. Lagi kang magili, wala yung mga arrogant. Hindi na makangiti yan eh. Di ba? Yung ngiti niyan, ngiting parang elite, social. I mean, ganon. Kuya Boy,
Kuya Juancho, kayang-kaya ni Kuya Juancho, i-drama yan eh. Paano? Sabi ni Kuya Juancho. Hello? Parang hindi na makamayan. Parang nagmamadali, naiilang sa'yo. Yumabang. Sabi mo, yumabang. Number two, don't put your hope in your wealth. Huwag kang umasa. Nade, may wealth ka na. Ang mangyayari ngayon, dahil yun ang hope mo, takot kang mabawasan. Hello? Takot kang yun ay kahit araw na ng Panginoon, araw ng bigayan, naku, mauubusan ako. Baka mamaya magkaroon ng lockdown, wala na ako. Hello? 2 years, may lockdown, pero hindi naubusan ng church? Lord, natutuwa ako sa iyo. Kasi lockdown, lalong dumami ang pera? Pambihira. Lalong namigay? Kasi hindi naman tayo umaasa. Alam niyo, umaasa sa wealth, halos takpan niya yung bigas. Halos juicing niya yung mga binamili niya, mga dilata. Halos pag may bisita. Ano kailangan? Halos hindi maipakain yung kaprasong cake. Di ba? Ako hindi ko alam kung paano ubusin yung rep eh. Hey, kainin lahat yan. Ubusin. Ayoko may makikita ng tira. Ganun po si mami. Kasi hindi ako nag-aalala eh. Wala po sa wealth ko, ang hope ko. Ang hope natin, nasa Diyos. Parang ito yung sagot ng mga Kristiyano. So what? Diba? May mo siyang katabi, so what? Tanggalin ka sa trabaho, eh ano? Hindi naman doon nakasalalay ang wealth mo. Nakasalalay ang wealth mo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Wealthy people never worry. They are not worrying. Amen? Ang mahirap lang, yun nga ulitin ko ulit, pag hindi ka na lumalakad sa perfection, which is meaning, lumalakad ka sa assignment ng Diyos na binigay sa'yo. Lalo na po mga ministers and leaders. Not only here, I'm gonna preach this to the whole JTG or wherever I go. Inuna ko lang kayo. But the same message I'm gonna give them. Amen? Lalo po sa mga ministers, ang bihira sumama, nakipag-body-body na. Ay, nasa body na po ako, body. Yabang na eh. Nasa body na raw eh. Iniwan na yung maliliit na hinahawakan niya. Kasi liliman tao, 10 tao. Iniwan, sabihin, busy po ngayon sa body. Sarap dagukan. Busy sa body. Yung pala, body-body. Yun yung body-body. B-U-D-D-Y. Kasi katawagan po pagka ministerial group is the body of Christ. Kasama ka sa body of Christ. Pero kung ikaw naman ay yung specific perfection gift ng Panginoon sa'yo mawala, di baling iwanan mo yung malalaki. Kasi kasuhin mo yung maliit. Doon ka pagpapalain. Doon mag-i-start ng kasaganaan mo. Are you listening? Maraming tinawag, ginayaan na yung, pinabayaan niya yung assignment niya. Kasi tingin niya ang hirap, tingin niya parang hindi yata yan ang aking calling. Amen? Eh, doon ka nga tinawag na manggagawa eh, sa calling na yun. Eh, pagbutihin mo muna. Kasi minsan sa atin, nagsisimula pa lang, umayaw na eh. Hindi pa nga, nakakatikim talaga ng masaganang ani. Alam niyo ako, si mami po, ang pera ko ngayon at ang tinatanggap ko, hindi ko masasabing ano pa man yan. Ito lang ang masasabi ko, nag-harvest lang ako ng bunga ko. Naghahanap ako ng bunga. Sabi ng Biblia, si Paul, bakit binibigay kay Paul ang lahat? Corinto, Thessalonica, and all those whom he ministered. Sabi niya, kolektahin mo yung ganyan-ganyan every end of the week. Kasi sabi niya, masamyong handog. Hindi lang ito masamyong handog, pero naghahanap ako ng bunga. Hindi ka pa nagpapagal, naghahanap ka na ng bunga. Punggok pa lang yung tanim mo, inaanapan mo na ng bunga. Hello?
Hindi pa namumulaklak, umaayaw ka na. That's why. To have this kind of wealth, there is suffering. Amen? There is patience, there is endurance. Other people, you know, they're easily quitting. They give up quickly. Why? They thought they could have the harvest immediately. But and yet, makita natin, hindi, they're not yet suffering, they're not yet giving their all effort to the calling of God in their lives. You know how many years before I harvested from this church, from JTG? It took me years. Kung paano kami nagtanim ni Pastor dito, ni Bishop. Sabi ko nga, hindi namin kailangan yung pera dyan sa offering. Hindi dahil sa, hindi namin kailangan. Kailangan namin. Pero kami ang nagbibigay. Bakit? Pinagpala naman kami ng Diyos sa iba't ibang lugar. Sa bawat imbitasyon namin. So, hindi pa kami kumukuha dito. Ganun pa man. Dapat na tumanggap ako ng pagpapala mula dito sa church. Amen? Pero hindi ko kinukuha for many, many years from the time, from the beginning of time. Because I want to endure and endure and I want to give and give and give. Eh, nung nag-pandemya, wala akong invitation. Alam nyo, honestly speaking, pinakamababa akong love gift pag umuwi ako rito, galing sa ibang bansa, 300,000 to 500,000. Yun po yung uwi ko in a month. Yun po yun. At ako naman, habang iniimbita sa iba't ibang lugar, pinakamababa akong love gift, 10,000. Ay, alam nila, Tatay Bobit yan. Isang speak ko in 45 minutes, 10,000 the least. So I speak, yan po ang totoo eh. Why? God already tried me. Nasubukan na ako ng Diyos, nagtiyaga ako. Alam niyo ba kung anong simula nito? Limang tao, may sira pa ulo yung dalawa. Busy-busy pa yung isa. Wala, nagpipreach kami ni Daddy, dadalawang tao, matanda pa yung isa. Ha? Nagtiyaga kami. Tumingin kami sa material wealth na bibigay ng Diyos, hindi galing sa tao. Kaya kami nag-ani. Ngayon po, baliktad. Ang mga tao ngayon, parang ayaw mabawasan ng pera. Eh, dito kasi nagiging challenge eh. Ano naman ang isa-challenge mo? Sige nga. Kung di ka magbibigay, ano, sasabihin mo, sasamahan kita kahit saan. Ginawa mo ba yun? Di ba? Minsan kasi ayaw natin magbitaw sa giving. At sasabihin mo na lang, gamitin mo na lang ako, Lord, ng lahat ng gagawin sa church. Kasi kulang pa yung pera ko. Eh, nasaan ka? Wala ka naman para makita ang naglilinis sa church. O kaya sasabihin mo sa ano mo, sasama ako sa iyo kahit saan, paglilingkuran kita. Hindi ganun ang standard ng Diyos. Standard ng Diyos is plainly give, and it shall be given unto you. This is a very plain standard of God. Amen? So lastly, ano sabi natin dito? Don't put your hope in your wealth. Marami nakalimot sa Diyos dahil pinagpala na. Thirdly, be rich in good deeds. Maging mayaman tayo sa paggawa ng mabuti. Maraming tao gusto magkapera para maging mabuti sila sa iba. Kasi binibigyan eh. Bigay dito. Siyempre nga naman, halos sambahin sila. Eh, hindi standard ng Diyos yun. Amen? Standard ng Diyos, gumawa ng mabuti sa iba. At siguradong sa pasasaganain ka ng Diyos. Hallelujah! Alam mo naman, pag masama eh, imposible po sa inyo. Ngayon, kausap ko ngayon, imposible na hindi mo alam ang masama at hindi. Imposible, minsan kasi ini-ignore lang natin. Kaya nga po, ang buhay ay nasa 50-50 lang ng wealth. Hindi talaga masasabi nating full gospel wealth. Amen? Amen? Yes, lastly, is be of good steward. Kinakailangan naman po, huwag naman po tayong ubos-ubos biyaya. Tapos bandang huli, ang thinking na naman natin, walang-walang ako. Church, JTG, ayokong word ninyo yung
Kumusta ka? Eto po, sa biyaya po ng Panginoon, buhay pa. Salamat po. Parang nagpaparinig. Sa biyaya ng Diyos po, okay pa po kami. Sa susunod, dati 2022, kumusta ka? Masaganang masagana po. Alam niyo po, ang Diyos hindi kayang imak. Secondly, ang kanyang mga taong gagamitin sa'yo, kay mahirap ka, kay mayaman ka, pag gustong gamitin ng Diyos ang tao sa'yo, gagamitin niya. Anong tingin niyo sa akin, di ba? Tingin niyo mayaman? Eh bakit nagbibigay pa rin kayo? Hindi lang kasi ako mayaman, hindi ako mayaman, mayamang mayaman. Eh ba't nagbibigay pa rin kayo? Ibang pinautak ng Diyos sa inyo eh. Gusto ng Diyos ilagay sa utak nyo na lalo kayong pagpalain. Kaya kahit 10 piso tinatanggap ko, hindi dahil greediness, I want you to be blessed. Amen? So ngayon, dahil kayo pinagpala, maging good steward kayo. Huwag ubos biyaya. Huwag yung okay lang, sige, anak naman tayo ng Diyos eh. Mali yun ha? Kahit anak ka ng Diyos, pwede kang parang pulubi pa rin sa iba. Lalo iba, pagkausap, mayaman, ako, parang halos magpaalipin. Don't put your wealth on people. Halos, sige, sige, kukuskusin ko, pati kubeta mo, pati paa mo. You know, okay lang yan, pero wala kang ibang agenda sa utak mo. Naintindihan niyo po ako? Okay kang gumawa ng gumawa. Magpaalipin ka sa iyong mga kapitbahay, sa mga kapatid mo, sa Panginoon, pero wala kang agenda na in exchange to wealth, natural ang babayaran ka eh. Kasi nagpagal ka, amen po? Pero ngayon, being a good steward, hindi pa pwede nating sandaan lang ang pera mo, uubusin mo 95. Hindi pwedeng ganun, tuturuan ko lang po kayo. At lagi ko kayong sinasabihan na kailangan meron kayong pondo. Huwag po kayong, sabi ni Bishop Ray, ano sabi ni Bishop Ray? Pondo, ang sabi niya? Hanggang nasa mundo, kailangan ng pondo. Eh paano pag nawala ka ng pondo? Maliban, ha, listen to me, malibang kinausap ka ng Diyos, na parang yung babaeng balo, ibigay mo yan dahil papalitan ko. Amen? Yun po, maliban po, may excuse po doon. Ang excuse doon, parang yung babaeng kusing, kinausap. Kinausap na ibigay mo na yan, last mo na yan, dahil pagpapalain kita. Kung hindi naman tayo ganun, kung sa gospel mo ubusin, baka pa. And I tell you, it will return to you 100-fold. Pero ubus biyaya ka, wala ka ng pera, tapsilog dito, ukay-ukay doon. Meron ng 3 sapatos, bibili na naman ng isa. Hindi good steward yun. May 2 ng bag, bibili na naman ng isa. I-worn out mo muna. Amen? Maliban lang po, pag nangusap ang Diyos, magbigay. Pero ikapunin nyo, hindi pangungusap ng Diyos yan, ha? Command yan, sabi mo, command. At isa po to sa greatest standard ng Diyos para tayo mabuhay ng masagana. Sapagkat yung standard na yan, ng Diyos sa Malakay 3:10 ay hindi lang pera ang kapalit, pati mga piste, viruses, iingatan ka ng Diyos. Yun yung kung magiging faithful ka. So ngayon, 2022, kailangan i-receive natin, lumakad tayo sa kasaganaan. Marami sa atin, ako, parang baliwala lang ang mensahe kasi may trabaho. Pag binaliwala mo yan ng maraming beses ang mensaheng yan, mga kapatid, mga anak, isang araw, magugulat ka. Lagi na lang bang ganun? Wala, meron, wala, meron. Hindi ganun ang wealthy. Wealthy people are not like that. Today, you had plenty. Tomorrow, you don't have. And then you're gonna have again a plenty, some, little bit. And then tomorrow, there's nothing. Wealthy person never runs out. Hindi po nauubusan ang mga wealthy people, especially children of God. Especially when your wealth comes from above. You're gonna have a good gift. You're gonna have a good and perfect gift. Perfect.
Perfect ang pagkatawag sa iyo. Perfect pagka tinawag ka magpatotoo. Perfect pagka tinawag ka ng gagamitin ka na ni Lord. Perfect pag pinakanta ka. It's all come from above. Amen? Marami po sa akin sabihin, pag-speaking mo naman ako sa church niyo. Nagmamakaawa. Sabi ko, sige, pagka wala kaming bisita, ayoko eh. Amen? May mga ganong bagay. Mag-speak naman ako sa church niyo. Sasabihin ko yung paano magpala. Hindi po ganoon ang Diyos. Amen? Kaya po tayo mga kapatid, magiging masagana 2022 when you walk in the ways of God. Amen? When you walk in perfection, you make mistakes all the time. But perfection means you specifically do the assignment of God that He has given you. Amen? And walk in His ways and walk in His commands. Shall we all stand? Praise God. Sige po, sino yung magsasabi ngayon? Magsa-challenge na naman ako. At magbabago ng buhay mo ngayong 2020.